Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to Tictalk with Aster, Amoyo. Sa araw na ito, mga kaibigan, ay isa na naman po ang special na celebrity ang ating makakakwentuhan. She is a popular actress, live coach, producer, writer, director, at nagmula sa showbiz royalty. Mga kaibigan, let's all welcome Beverly Vergel! Hello, hello! Magandang araw po sa inyong lahat. And Pati Aster, thank you so much for having me here sa TikTok kahit isang linggo lang po ako dito. At maraming salamat dahil na-accommodate mo ako. Alam ko napaka-tight ng schedule mo dito sa Pilipinas and yet naisingit mo pa rin ako. Pati Aster, basta ikaw magma-magic ako. You've been there for a long time, since 2013, right? Yes, 2013. Oh, this is the very first time. Yes. Tapos, siyempre, pagbalik dito, luckily for me, dahil meron akong online show, ito tayo. Yes. Sinong hindi nakakakilala kay Ace Vergel? At sinong hindi nakakakilala kay Elisa Vergel, ang kanyang mahal na ina? And of course, the late Cesar Ramirez. Now, lahat nagmula sa showbiz. Yan lang naman po ang pinagmula ni Beverly Vergel. Di ba? So, ano ang na-miss mo dito sa ilang taon na? Almost nine years. 9 years, right? Una ang na-miss ko, lahat ng mga kaibigan at mga kasamahan at mga kakilala ko, it's more of the people eh. Yun ang mamimiss mo. Hindi na yung lugar kasi pag nawala ka pala. Hindi yung traffic? Hindi pala dito. Hindi naman sinabi sa akin. Ang ginagawa nila dito, pag mimiti ka daw sa isang lugar, dapat lahat doon na. Kasi yung traffic, kakainin ka talaga. Kaya lang, sabi ko, doon na lang mag-focus sa maganda kasi nga, it's all about relationships. And importante over time, make relationships with good people. Nurture it, establish it, and value it. Kasi yun po ang nagdadala sa buhay natin. Yung mga traffic na yan, mawawala yan. Yung mga buildings, now you see them, now you don't. Minsan sikat na restaurant, nandyan, mamaya wala na. Pero yung pagkakaibigan po, yun ang mga bagay na hindi mawawala. And ako natutuwa ako kasi si Ate Aster, 80s ko pa po kakilala. Mga circa 80s po kami. Ayan, naglalabasa na. Ayan na. At saka noon po, 100 pounds lang ako. Plus, ako rin. Plus 50 pounds. Pero alam niyo, dati sabi ko nung bata ako, kasi po ang mami ko nung nag-50s lumaki, nung na-hysterectomy, sabi ko, ako, basta ako, hindi ako lalaki. Sabi ko po yan, noong pong 2020, na emergency surgery ako, right after that, nag-COVID lockdown. So, wala pong pupuntahan, kundi kwarto, kusina. So, eto na po ngayon. And sabi ko sa sarili ko, it doesn't matter, eh no, mataba ako. As long as I'm happy, namamagaman ako because of medications, okay lang, as long as I'm alive, I'm happy and have the opportunity to say that I'm thankful and grateful sa lahat ng mga bagay. Yung kuya mo talagang, he was actually a misunderstood person. Yes. Di ba? Ay, naalala sa kanya yung pagiging drug addict, pagiging ganito. But as a person, yun ang hindi niyo alam. Pag nakilala niyo po ang kuya ko, kaya nga, 2007 na siya nawala. Pag naalala ko, it breaks my heart kasi ang kuya ko is not the type na mag-i-defend niya yung sarili niya eh. Hayaan lang niya. Pero alam namin lahat ng pamilya namin. Ang totoo nun niyang namatay siya, sabi ko, kasi nga, nasa medical records, he died of pneumonia. Sabi ba naman sa akin sa buron, hindi eh, ano ba totoo, di ba? Sa drugs namatay yan. Para bang, hello? Gusto mong lumabas na lang, kuya. People are so judgmental, di ba? Yun lang actually talaga ang problema. Especially sa atin, dito sa Pilipinas. Ito yung Marites. Oh yes, nadimit ko yan, Marites, Mare, latest, may isa pa ho yan. Yun lang sa akin, Ate Aster, kasi I still coach mga artistas online dito sa Manila, sa US. At despite saka, na sa, oh yes, Canada sa Canada ka? Kasi pwede yung online talaga, okay. Tsaka one-on-one, specialized, individualized yung training, lalo na yung sa mga bagets ngayon na fast rise. Biglang nagzo-zoom up ang career, lalo mga YouTubers, biglang sikat, tapos mamaya biglang nawawala. I-mind nyo yung process. Kung ito talaga gusto nyo, i-value nyo pag umaakyat kayo. At lahat ng mga taong nakilala nyo tumulong sa inyo, i-value nyo rin. May nagsabing YouTuber. Kasi kailangan i-fake mo lahat dahil showbiz yan. Sorry, hindi po totoo yan. Hindi lahat ng bagay sa showbiz fake. Maraming friendships and relationships na buo na totoong-totoo. Na naglalast. Eh, hindi mo ba namimiss ang acting? Ang totoo pa, Ate Aster, kasi when I was in grade school,
Nakatapos po ako ng college. Yun ang sikreto dyan. Nakatapos po ako ng college bago ako nag-artista. UP ka eh. Pero, diba? Sa pag, Siena College po. Ah, Siena College. Pero sa pagmamahal po sa akin ng mga media, ng mga kaibigan ng mami ko at kuya ko, hindi po nila nilabas na college graduate na ako. Meron na po ako maliit na baby. Hindi po nila nilabas yun. Binigyan po nila ako ng opportunity na makaabante at maipakita yung galing ko. Despite the fact na wala po akong balak mag-showbiz, I will be honest po. Lahat ng tao nagkukumahog mag-artista. Pag lumaki ka kasi sa showbiz household, di ba? Parang ang gusto mo, parang mas maganda doon sa kabila. Ah. Parang mas okay yung buhay ng mga kaibigan mo, puro professionals. Ganun eh, kasi iba yung nakalakihan mo. So nakalakihan ko po yung showbiz household. Kaya ang gusto ko noon, maging corporate. Pangarap ko, maging executive sa Makati, yung mga ganun. Kaya lang, mula pa noon, kahit saan ako mapunta, parang nakatatak sa noo ko yung showbiz. Nalamang anak ni Ace, ni Alicia Vergel, kapatid ni Ace Vergel, wala na. Wala na, kahit mag-effort po ako, effort na magaling din naman ako, masipag ako ha. Wala rin, doesn't matter. So, anong nangyari po, di, ganun talaga eh, di ba noon, pag sinasabing pedigree, showbiz pedigree, pagka anak ka ng artista, automatic, madali kang makapasok sa showbiz. Kinalakihan mo ang showbiz. Yes. And yet you wanted to be different. Yes. How were you as a kid? Nung kid po ako, tahimik ako. Kasi ang mommy is a very sociable person. Parati yan, may party sa bahay 2-3 times a week. Or may mga mahjong sessions silang mga amiga. Andiyan po sila Tito Rani, sila Tito FPJ, sila Tito Erap, sila Tita Shirley Grospe, Bobby Shornak, Tito Bob Soler, Tita Maggie de la Riva. Kasi ang mga party noon sa mga bahay ng artista, eh, hindi naman uso yung mga restaurant. Right, eh. Right. Ang mami, pagkakatuwang kami parati ni Kuya, tawagin kami, suotan akong grass skirt, kanta, sayaw. Si Kuya ang kakanta ko, sayaw. Kaya, syempre, pag bata ka, yung bang hindi mo gusto eh, kasi awkward. O, sayaw ko talaga. Tapos na yung music, sige na. Tapos man, bibigyan na po kami ng pera ni ano, Tito Rani, Tito Erap. Yun ang gusto kong part. Bibigyan kami. Kasi kumanta, si Kuya, sumayaw ako. Pero parang hindi normal sa akin eh. Ang gusto ko talaga noon, ewan ko, gusto ko talaga mag-missionary noon eh. Hindi ko alam effect nung sobrang religious nung eskwelang pinagpalakihan sa akin. Or ang mami ko kasi everyday nasa simbahan, 6 p.m. Mas, nandun kami. Ang una ko pong comics, yung malaking Bible ng church. Sa eskwelahan, sa Catholic church yung pare, yung mga malalaking ganun. May ganun po ang daddy ko, colored. Kaya gustong-gusto ko. Pinabasahan mo niyan ako. Gandang-gandang-ganda ako doon sa dating. Yun yung comics ko noon eh. Very colored yung mga pictures nila Jesus Christ. Ang gagwapo nila, ang gaganda. So yun po ang sa akin noon. So hindi ko talaga inisip na mag-showbiz ako. Even nung high school ako, yan na, nag-hint na mami ko. Una, sinama kung lumabas kami ni Michael de Mesa sa isang project. Di ko na matandaan. Ilang taon ka nun? 16. Okay. At least an ager ka na. Or 15. Pero alam mo, para mapagbigyan lang mami ko, then hindi ko po talaga in-expect. Kaya lang, nung inutusan ako mami, may pinasamahan sa akin sa workshop ni Loris Gillian, eh may audition pala. Sabi nga, sige na. Sama mo na ako mag-audition ka rin. Babayaran kita. So, ang mami mo talaga nagpo-push sa'yo na mag-showbiz din. I think. Oo. Kasi nga, ano eh, siguro, only girl ako eh. Hindi ko nga hihilig kumante. Voice lessons, piano lessons, lahat. Sus Mariosep. Talagang, pag ayaw pala ng bata, naka-block off talaga. Napipilitan ka lang. Noong nasa showbiz ako, sabi ko, dapat inaral ko pala yun. Dapat inintindi ko pala yun. Kasi, tinuro na ng mami ko yun eh. Kasi ang workshop noon, may audition pa, whether you pass or you fail. Patindi yung calories noon. So, sa akin siguro dahil may attitude ako na, lan, hindi ko naman balak mag-artist. Hindi ako pumasa. Di, huwag di mabuti. May excuse ako. Pumasa ako. Ang kuya mo ba, the late Ace Vergel, nakapagtapos ng pag-aaral? Hindi po. Kasi at 4 years old, kinuha na po siya ni Tito Rani. Ka-team up siya doon sa Anak ng Bulkan. Oh, yes, na yes. Movie nila right. ni Tito Rani at si kuya. Pero ang brother ko, kung tutusin, he's a very silent person. Sa totoo lang, kung pinalaki kami in a normal family setting na hindi showbiz, I don't think mag-aartista rin siya. Ah, talaga? So, hindi siya yung tipo makita mo sa mga parties yes, eh. Oh. Tama yung sinabi mo, he's a quiet person. Very quiet person. Yes, yes. Kaya lang talaga yung acting is very raw and organic. Walang inaral na workshop yan. Na workshop yan. Before, hindi naman uso yung workshop eh. Hugot na natural yung kanya. Hindi, kasi may pinagmanahan din because of your mom and your dad. How old were you
nung maghiwalay ang parents mo? I think I was only, ano lang mo yata, 4 years old eh. So anong memories mo sa father mo? Naalala ko dati nung bata ko, hawakan yung kamay ko, upo niya ako dito. So ako yung pang-exercise niya. Pag bata kayo, umaangat ka sa ground, wow! At saka yung Bible, upo dito, basa. Tsaka dati ko dati, quiet eh, mahilig mag-type. Nagta-type yung typewriter pa noon eh. Last na yung pag-alis niya ng house. Nasa living room ako noon, nakaupo ako sa floor, nanonood ng cartoons. Yun yung last memory ko sa kanya. Yun na po yung last memory ko. So natatandaan mo yung 4 years. Pati ang daddy ko, natandaan niya rin yun. So you grew up, kayo ng kuya mo, na without your dad around? Wala. Oo, so nagkabalikan ba ang mommy mo at daddy mo? Or bumalik ang daddy mo when he was already how old? At saka may sakit na? Actually, ano po eh, sabi ng ibang relatives, my dad was actually the greatest love of my mom. Kaya lang ang dad ko talaga, shy type yun. According to yung youngest sister niya, 9 pala sila magkakapatid. Ng dad mo? Apo. Okay. According to her younger sister, ang daddy daw, nung naghiwalay ang mami at daddy, nagkukulo lang sa kwarto, dasal ng dasal. Nagkursilyo daw ang daddy. Oh yes, yes, oo, oo. Kasi mga bagets yun, baka hindi na alam yun. Parang ano yun eh, parang retreat na gano'n ang daddy nag-serve sa Santa Cruz Church. After that, di na sila nagkita. My dad, parang, mami ko kasi, siguro sa mga nakakakilala, napaka-strong ng personality. So, siguro natakot ang daddy ko, hindi na siya nag-effort to reach na talagang out, reach out. Mm-hmm. And then, he left for the States. Bumalik na lang ang daddy ko. My mom passed away in 1992. Ang daddy ko po, 2002. Umuwi po siya in the year 2000. Tapos, 2 years siya sa amin ni Kuya. Alagaan namin siya. Thank you, Lord. Kasi kahit pa paano, nagkaroon kami ng ama na kahit na 2 years. You had good memories nung bata ka pa. And then, the last 2 years of his, when he was still alive, nakasama niyo ni Ace, di ba? Pero growing up, di ba, mag-isa kayong ni-raise ng mami niyo. Yeah. Growing up kasi, parate, I think my dad existed in my mind. Di ba, pag may hard situation ako, parang, sana nandito daddy ko, hindi mangyayari to. May ganun ho ako. So parang buhay na buhay siya sa utak ko, kahit na wala na yung picture, yung visual. Ako kasi yung tipong mabilis ako mag-accept. Pag nandyan, nandyan. Pag wala, wala. Wala talaga akong naging hurt. Alam nila yon. Nung dumating siya, tuwan-tuwa pa nga ako para akong fan. Kasi dumating siya, naka-wheelchairs, airport. May sakit na siya noon eh. Mm-hmm. Meron na siyang Parkinson's. And na-surgery siya for prostate. Nung dumating siya... Kilala pa kayo? Oh, yes. For some reason, parang nag-lock yung mata namin. Ang dami, malayo pa eh. Ganun yata yung sinasabi ng lukso ng dugo. Kasi matagal ko na po siya hindi nakita. Wala na rin ako latest pictures niya. And wala pong communication. Pero nung umikot yung wheelchair, nung papunta na sa amin, nung nakita ko, yung puso ko talaga gumagano, no? Alam ko siya yung daddy ko. Alam ko. And then, nakaganon din siya sa akin, naka-wheelchair. Paglapit nyo, sabi ko, Dad. Sabi ng thought bubble ko, wow, ang gwapo ng daddy ko. Gwapo naman talaga ni Cesar Ramirez. Kasi ang gwapo po niya talaga. During his pwede time. Ako, ang gwapo ng daddy ko. Paano naging posible na you got reunited with your dad? We got a call lang po na, sabi nga si dad daw, may sakit, kung gusto namin alagaan. Nag-usap kami ni kuya. Sabi ko, kuya, si daddy daw may sakit. Gusto ba natin alagaan? If not, kasi ilalagay sa home. For the agent. Hindi ko alam kung home. Or care home. Something like America that. Sa America siya at that time, right? Or something like that. Eh, so, Pilipino po tayo eh. Hindi tayo sanay sa ganun. At that time, very busy na po yung schedule ko sa ABS-CBN. Nag-aaral po ako ng master's ko sa Ateneo. Sabi, at may pamilya na rin po ako. May anak ako noon. Sabi ko, kuya, kung gusto mo, hati tayo. So, he covered all the expenses. Ako naman, lahat ng healthcare needs ni daddy. Appointment sa doctor, medications, check-ups, lab tests, lahat. I'm just curious, di ba he had his family, another family in the US? Meron po siya doon. Oh, may half-siblings ba kayo doon? Meron po kami half doon, dalawa. We did not grow up together po eh. Nakita lang, first time ko I think nakita sila, ano na, doon yung 2000, umuwi din sila sandali. No, hinatid lang, tapos binalik, bumalik na rin. Pero hindi na kayo nag-band since then. Lahat kami, different ways na po ang buhay. Okay. Ang fans na eh. Oo. Si Ace naman, never nag-asawa yun, di ba? Nag-asawa po yun. Ay, nag-asawa si Ace. Pero maraming siyang minahal sa buhay na naging girlfriend. Kaya nga eh, akala kaya ko. Kaya nga. Oo. Kaya nga yung mga naging girlfriends at yung mga minahal niya sa buhay na hanggang ngayon ka-link up ko pa rin at
alam nila eh. Kung baga nagkita kami, kakaintindihan na kami. Kasi may mga iba na silang asawa. He has one son, right? Si Ali? Yes. Meron po actually tatlo naging anak niya. Tatlo. Dalawa po yung pagkabinata and then si Ali. Si Ali dun sa wife niya? Yes. Oh, how old is, asan na si Ali ngayon? Nasa Australia po. Ah, nasa Australia, but he has his own family na. Yes. Pero yung dalawa niyang naunang anak? Wala na po, they passed away. Oh, I'm sorry. Yung po nakikita niyong binata na madalas kong kasama noon, si Martin, anak po ni Kuya yun. Pero hindi yung naging open? Hindi sa po. Showbiz, di ba? Eh, alam niya naman ng panahon noon sa showbiz, maraming hindi ino-open. Ah, yes. Kaya yung tamo na ngayon ko lang ito alam. Kasi maraming alam hindi ko ino-open. Lang si Ali lang. Ah. Kahit ako rin, may na-discover din ako sa'yo. Ang alam ko lang, si Tracy lang anak mo. Dalawa anak Dalawa ko. Pala sila. Yung yes. isa? Si Sydney, yung 23-year-old ko na ang ganda, galing-galing mag-makeup. Artistic yung batang yon, magaling kumanta, ayaw lang mag-artista. Which is fine with me. Asan si Kidney ngayon? Nasa Canada rin nasa po, Canada. Kasama ko. Pero yes. Si Tracy? Nasa Canada lahat. She has her own family yes. now. You live together with your daughter, Sydney? With Sydney. So anong interest niya bukod sa pag-makeup? Well, right now, she's a very good bartender. Oh. She gets paid well. Oh, yes. So, sa panahon ngayon ng mga bata, para bang fast income din ang gusto nila. Anong namimiss mo sa dad mo? That hindi ko na-experience yung palakihin niya. I don't have an idea what it's like. Pero yun na yun eh. So, tinanggap ko. Pero ano talaga, Nana? Marunong talaga ang Diyos. Imagine you were only 4 years old when he left. Diba? Since then, di nyo nakita. Two years. Yeah. I mean, the 2 years was ano, but he was already sick. Yes. Pero nahihiya nga siya sa amin kasi alala ko dati pag may medicine na maubusan na, ayaw niyang pasabi sa akin. So, pagdalo ko, Dad, ba't niyang pinapasabi? Nahiya daw. Nung sa ICU siya, kasi sabi ng doctor, kausapin namin, mabilis siya nag-decline, wala pang 24 hours. Sabi, kausapin niyo, because the last thing to go is his hearing. Correct. So, pag na-comatoso pala, yung pandinig, nadidinig pa nila yan. Ito rin siya sabi. Sabi ko lang, ako komedyante, ako parati. Dad, okay lang ha? Cool ka lang dyan. Basta itin ka namin, napagaling ka. Sabi ko gano'n. Pinabalik ako ng ex. Sabi niya, sabi mo, you forgive him. Ha? Hindi ba? Sa kultura natin noon, pag bata ka, you don't say forgive your parents. Kasi anak ka lang eh, di ba? Yeah. Iba yung kultura noon. Sabi ko, why will I say that? Of course that. Sabi ko, ha? Tagal ng buwelo ko noon. Sabi ko, Dad. Basta, whatever it is, okay lang ha. Pagaling ka kasi... Tsaka, Dad, huwag mo isipin yun. Kung ano man yun, wala yun. Tsaka, Dad, I forgive you. Sabi, Ate Aster, comatose siya. Nakaganyan. Gumanon. Wow. Sumigaw ako sa loob ng ICU. Natakot ako. Sabi ko, he's alive. Sabi ko sa doktor, komedyante talaga yung utak ko. Umiyak ako. Sabi ko, he's alive. He moved. Gumanon ako. Nagulat ako talaga noon. Natakot ako. Parang yun lang ang inaantay niya. Hindi ko naman alam. Oh. I mean, I never even felt I need to forgive him dahil tanggap ko eh. Nawala yung daddy ko. Period. Parang yung utak ko ganun eh. Madali ako mag-accept. Hindi ako yung, why? Bakit hindi? Bakit ganito? Hindi ako mag-ganun eh. Ever since eh. Tanggap ko lang. Kaya nung gumanon yung katawan niya, talagang, ang dating nga sa akin, parang horror eh. Sabi ko, gumalaw. He's alive. Pero hindi bumukas ang kanyang mata? Hindi na. Comatose. No? Oo. And then, I think, wala ng 4 hours, 5, passed away na siya. I think that was, maybe, that was the moment na talagang pinakakahintay-hintay niya. How about si Ace? Si Kuya was there. Si Kuya una nakipag-usap sa kanya. Okay. Kasi I think Dad was, he was 12 years old when Dad left. So, siya yung una nakipag-usap. And then, nag-moment sila. Siya talaga yung mas may hurt eh. Mm-hmm. Siguro yes. kasi nga. May isip na eh. Tama. Siguro may isip na eh. Kasi parang ayaw niya pang i-let go si daddy. Ayaw, may ganun siya noon. Sabi, hindi pa dapat. Gumaganon siya. Sabi ko, kuya, kung time na nung gagawin natin. Hindi ba? I've learned to accept things that we cannot change. Exactly. Tapos, gumaganon si kuya. Tapos kinausap niya doctor. Tapos sabi, ako daw, kausapin ko na. So that's when I went, kinausap ko. Nung kinausap ko, yun na, I was taking it light. Hindi ko kasi nakasanayang akapin siya eh. So hinawakan ko sa shoulder.
pag lumaki ka na anak na hindi mo naman nahawakan talaga, magulang mo, ang awkward bigla mo akapin. At hindi ka sanay. Oo. Hindi talaga po ako sanay. Kaya, inuha ko siya, Dad, okay ka lang? Sabi ko, basta, hintayin ka namin na, papalakas ka. Sabi ko, andito lang kami ni Kuya. And then, pinabalik ako nung ex ko. Sabi niya, hindi, sabi mo, I forgive you. Pinilit ako eh. Sige na nga. Yung pala, nagkakausap sila noon. Sabi nga, nahihiya sa amin. Hindi niya akalain na babalik pa siya at kami mag-aalaga sa kanya. That was the time lang, padala siya ng Christmas card na, alam mo yun, Dear Beverly, Merry Christmas, I love you, Dad. Parang dry, di ba? Hey, how old were you then? Ay, bata pa po ako. Mga 6 or 7? Hindi ko po alam, may bata pa po ako, elementary. Siguro normal pa rin sa relationships yun, di ba? Pag nagkakahiwalay, lahat ng pictures ng ex mo, tinatapon mo, tinatago mo. Ganon din ang mami at daddy nun. Naghiwalay sila, wala ni isang picture ni daddy sa bahay. No pictures, no nothing. Wala po mga comics sa bahay. Walang palabas ni daddy pwedeng panoorin ko sa bahay. Kumbaga, erase. Kaya lumaki po ako, hindi ko na alam kung anong itsura ng daddy. Pero habang lumalaki ka, alam mo naman na kilala at saka sikat na personalidad ang tatay mo. Hindi ka man lang nag-research, hindi ka man lang para magkaroon kayo ng idea who your father was. I know, kung sino po yung father ko. Hinanap ko po siya near graduation ng college. Hinanap ko siya nung una with his showbiz name. Thinking, baka yun ang ginamit niya sa US. Dami ko pong tinawagan. Siyempre, daming, hello, this is Beverly. I'd like to talk to Mr. Cesar Ramirez, please. Yeah, what's this? This is his daughter. What? He has a daughter? Blah, 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 blah. Mexicano, Castilla, iba-ibang lahi. Marami pala si Cesar Ramirez, yes, di ba? Correct. Hindi mo alam na hindi naman yun ang tunay niyang pangalan. At saka common pala yun doon. Hindi ko naman alam. Sorry po sa mga may asawang na-claim ko yung tatay ko yung asawa niyo. Hinahanap ko lang noon yung tatay ko. Ang mami ho kasi hindi kami allowed. Ayaw niya mag-communicate. Kuya was able to go to the States once, pero ayaw niya mag-communicate kami sa dad ko. Close book. Ganun siya. Ang mami ko ganun eh. Black is black, white is white, period. Wala nang tanong-tanong. Nope. Kuya went there once, pero hindi sila nakita. Nakita sila, pero I think, kasi nga, parang gusto yata ni Kuya, isama siya sa isang movie. Parang naman makasama siya. Pero I think si daddy kasi, parang nag-move on na kasi. Kumbang wala na sa kanya yun. Wala na sa kanya yung showbiz, wala na sa kanya yung Philippines, nag-move on na siya. Mula po nung nag-America siya, hindi na siya bumalik sa Pilipinas. Hindi po ako allowed maghanap at hindi po ako allowed magtanong sa nanay ko dahil sasakalip ako ng nanay ko. That time, pagpunta ko doon, pagbukas, nakita ko si Kuya, nakita ko yung tita ko, kausap yung nurse sa station, nakausap na doctor. Ang kuya ko, nakita ko naka-wheelchair. Tapos ganyan siya, tapos parang stoned. Ano ba tawag doon yung? Parang blanco. Drug? Oo, yung drug. Drug siya. Drug, yeah. Tapos nag-eye contact lang kami, pero kita ko yung talas ng tingin niya eh. Kita ko talaga yung talas ng tingin niya na gano'n. Tapos may mga naglalakad na parang days. Eto na naman ako, my God. Kami yan, biglang may tumakbo dito, may mga gato, ano. Lapit ako, dinala ko yung damit, yung ano, sa tita ko. Hindi nagsasalta ako, yung ako nakaganon lang. And then, after that, lumabas na ako. I don't know how many weeks he spent there. Months, di ba? Ang trabaho ko lang, tagadala ng damit and some snacks and balik. And nung nagdadala ako, nire-receive lang nila sa door. Hindi ka papapasokin. Kasi metal yung door eh. Alam ko lumabas sa mga press releases yun after. Nagpa-interview siya, galit na galit siya. Pinarehab siya sa Makati Med. Di ba sa basement? Basement. Oo. At galit na galit siya sa akin. Dahil pinabayaan ko daw siya. Dahil meron siya pinaglalaban doon sa hotel. Sa galit niya noon, alam ko nagpa-press con pa siya. Para din ako si Kuya, hindi na po ako nag-explain dahil alam ko yung totoo. At alam kong galit na galit siya. And that was what? Anong year ba yung 90s? It took so many years. I think late 90s na bago kami nag-usap. Kasi hinayaan ko lang siya mag-cool down muna. Siguro may 10 years yun na hindi kami nagkita ng kuya ko. After that, sinabi ko lang sa phone, Kuya, gusto ko lang ipaliwanag sa'yo. I want to make things clear. I was a college student. I could not have orchestrated that scenario. Parang pelikula. May stretcher, may doktor, may hotel manager. Yung tita natin nandun, pumasok, nagkagulo sa loob, lumabas tahimik, nakatakip. Natakot ako, akala ko namatay ka. Palagay mo, college student, kaya ko i-orchestrate yun. Nag-backdoor exit pa raw sa Manila Pen. Sabi ko, inutusan lang ako to get your things. Siguro ako lang yung nakita mo mukha dun.
kasi yung Kuya Tony ko rin, Kuya ko, kasama ko rin, pero he was on the side. Pero ako yung hatid sundo ng gamit niya. Sabi ko sa kanya, I could not have orchestrated that. Nagalit ka sa akin, hindi naman ho sumamalob ko, naiintindihan ko kasi. Dahil ako lang siguro yung nakita niya. And siguro iniisip niya, kakampihan ko siya. Eh, hindi naman nila ina-explain sa akin noon, ano yung gagawin nila at anong mangyayari. So ito yung mga panahon talaga na nagkaroon kayo ng gap na magkapatid. 10 years ata yun, my dear. Paano kayo nagkasundo? I think, di ko alam kung Christmas, dumalaw lang ako. Pero hindi pa rin namin pinag-usapan. After that, tatawag siya minsan, oh, kamusta ka? Okay lang, kuya. Maiksi siya, sanay ako sa mga tawag ng lalaki. Oh, kamusta kuya? Okay lang, kuya. Ikaw, kamusta? Okay din. House. Love you. Bye-bye. Ganun lang ka short. Matagal. Kasi dati akong utusan niya taga-deliver ng mga regalo sa girlfriends niya. Bulaklak. Ako taga-pick up ng mga damit niya para sa fashion show or para sa awards night or kailangan niya sa shooting. Utusan niya ako noon. Tapos noon, yun, nag-ahuli kami ng path. After that, yun, eventually, nagkita rin kami. What made you decide to give up your showbiz career in the Philippines? Why Canada in particular? Well, first, my daughter is in Canada, si Tracy. Ang gusto niya noon, magkasama-sama lang kami kasi tatlo lang kami. I have 2 daughters na myself. Nakikita niyo noon, nagkakasakit-sakit na ako sa trabaho. Na-overfatigue na ako, ina-asma ako. I was managing director noon ng ABS-CBN, a Center for Communication Arts, Inc. It's a subsidiary of ABS-CBN. Sabi niya, dito ka na para mag-rest ka, retire ka. You know, just go to the park, read a book, you know. Mas mabagal ang pace of life here. Whether we like it or not, Ate Aster, di ba minsan, ang weakness natin, yung mga anak natin. Exactly. Pag ang anak ka nagsabi, wala na yung rational mind mo. Mm-hmm. Di ba? Pagbibigyan mo na lang. Ang nangyari po doon, I was that time already the managing director of Viva Foundation for the Arts kay Boss Vic. Okay. Nasa Viva na ako noon. Ah, wala ka na noon sa... Wala na, okay. Nasa Viva na ako kay Boss Vic. And then dumating yung petition papers niya. Eh, pag pinadala ka ng petition papers, you have 2 years to leave. Kailangan umalis ka within 2 years. Yung sa akin nga, parang, oh my God, ito na yun. Umalis ako 2 weeks before mag-expire yung petition papers ko. Kasi pag nag-expire yun, wala na. Eh, ano na po ako eh, pag land ko, ang tawag nila, landed immigrant. Immigrant na po kagad. 2 weeks before, paalam mo kay Boss Vic to give my notice. Tapos, tampungan nun si Boss Vic. Pero ang bait-bait sa akin yung Boss Vic talaga. After that... Naging boss ko rin yan. Oh yeah. Bike boss ko yan, 80 sa Viva. At saka nung year 2013. 2013. Thank you, Boss Vic, for all the support and opportunity. Tapos after nun, umalis na ako. Sabi ko nga, okay, change, ano na. Baka dito na yung normal life na sinasabi ko. Wala na showbiz. Eh, wala, I think yung passion nandun and people saw me pa rin a showbiz. So, I got invited mag-host ng events, mag-host ng meet and greet, mag-direct ng mga artistang dumadating. So, showbiz pa rin. And then, nag-aral doon. I took up filmmaking, nag-aral ako ng screenwriting. Tapos, kumuha ko ng mga masterclass nila Dustin Hoffman sa acting, wow. Shonda Rhimes. Pinag-aralan ko yan. Eh, doon kasi masarap mag-aral kasi tahimik. Na-absorb mo lahat eh. Ang dami kong pinag-aralan. So, yun, ginamit ko yun. Nag-direct ako ng isang 90-minute na feature film kung saan nanalo po ako ng as director in 3 different countries, in LA, wow. In Canada, and in Barcelona, Spain. Nanalo din po siya, I think, 9 total ang awards niya, pati indie feature at saka original story. Anong title nito? Living Instead. Okay. Yung first. Pangalawa po, it was a documentary kasi nauso noon yung Me Too, yung mga abuse. May lumapit sa akin na producer of a different ethnicity. Sabi niya, can you direct this? We Too naman, yung bang iba-ibang ethnicity na women of abuse. Hindi lang naman yung mga puti ang na-abuse, sabi niya. Iba-ibang lahi na-abuse din. So we had, I think, 7 different ethnicities na nag-willing mag-talk sa amin do sa film na yun. It's a 90-minute documentary na nanalo rin sa Canada ng Best in Documentary. Wow. We Too version yun ng Me Too. After that, sabi ko, teka, gusto ko i-challenge sarili ko. Gawa akong comedy. Aral ako ng ano, nag-aral po ako sa masterclass ni, hindi ko lang siya matandaan ngayon eh. Nag-aral ako sa masterclass niya. And then sabi ko, comedy gagawin ko. 90 minutes there. Eh, ang artista po na nasa Canada is Patrick Guzman. Yes. Ang kilala niyong leading man ni Sharon Cornett. Tinong ko si Patrick kung interesado siya. And then I had 6 other actors na puro Filipino na lahat halos first time except for 2 na ginamit ko na dati sa film. Si Eric at si Kayla.
Now, sabi ko, gusto niyo ba? So, nag-workshop muna ako. I wanted to challenge myself na kahit sino pwedeng gawing artista. God, 34 years of teaching and coaching acting, sabi ko, kaya to. And then, I wrote the script. Ako po nagsulat ng script, comedy yung story ng pitong lalaki na iba-ibang magulang, iba-iba ina, isa lang ang ama, and yung father, nasa will and testament niya na gusto niya, pag namatay siya, bibigyan niya $1 million each, yung pitong anak, on one condition, na magsama sila in 3 months sa isang bahay. Nandun na po yung comedy. Kasi gusto niyang maging close. Yes. So. Nakakatuwa po na sinuportahan ng mga kababayan natin kasi nag-double premiere yun sa isang gabi, sa isang theater na, kumbaga, pinaka-green belt sa Canada. Yung wow, high-end oo. Na hindi pa talaga nagkakaroon ng Filipino film. Tapos yun po, cast, crew, and staff. Puro Filipinos po lahat. Na naka-base in Canada. Yeah. Na nabigyan po kami ng letter of recognition ni Consul General Orontes ng Toronto. Binigyan po din po ako ng recognition ng Philippine Independence Day Council for my effort in promoting Filipino talent. Wow! So kahit papano, kahit wala ka sa dito sa Pilipinas, somehow related pa rin sa dati mong trabaho dito, ang ginagawa mo sa Canada. Sa akin lang, advice ko sa mga younger generation, be proactive, but learn to love what your career. If nag-click ka, hindi yan tsamba, hindi yan by chance. Meron kang ginawang tama. So, pag-aralan mo, i-appreciate mo, i-value mo para magtagal. Kung hindi, magiging, you know, pop in, pop out eh. Sayang naman yung opportunity. If your mom is watching right now, anong mensahe mo? Hi, Mom. I know you're having a party in heaven. And salamat na pinalakay mo kami yung tough. Salamat na siguro kaya pa ako, buhay pa ako ngayon at matibay ako. Kahit may asthma ako, bumalik po asthma ko dito sa Manila pagdating ko. Dahil kasi pinalakay mo kami yung sobrang tapang. At kailangan haharapin namin lahat ng dapat harapin. At hindi mo kami inispoil at ginawang weak. Feeling ko reason why I'm still here and I'm still okay. Even if I've had so many struggles and challenges, and like 50-50 na rin ang buhay ko, but I'm still okay. So, maraming salamat. Your dad? Ouch! The late Cesar Ramirez. Dad, alam ko naman mahal mo ko eh. Only girl mo ko eh, sabi mo. So, I wish you all the happiness in heaven. At sana gusto ko rin sabihin sa lahat ng mga anak, value niyo yung magulang niyo kasi iba yung feeling pag wala na sila. Diba? Believe me, you will know what it's like to feel orphan pag wala na sila. Pag nandyan sila, feeling niyo makulit, pabigat, mamimiss niyo sila pag wala na sila. So, treasure the moment. Kuya mo, Ace Vergel. Yeah. Isa lang hiningi ko sa iyo noon, di ba? Sabi ko sa iyo, after namatay si Daddy, please lang make sure ako mauna, hindi ikaw. Kasi ako yung taga-asikaso niyo noong namatay si Mami. Ganon din si Daddy. Eh, hindi kaya na sikmura ko. Sabi ko naman, di ba? I have a weak stomach. Hindi ko kaya mag-funeral director. Sabi ko sa iyo, tsaka di ko kaya may namamatay sa pamilya. Sabi ko, ipromise mo sa akin, ako mauuna. Kaya nga nung namatay ka, sama ng loob ko. First time ko nakatikim, sumama ang loob. Tapos sa'yo pa. Pero okay lang. Naintindihan ko kasi sabi mo sa akin noon, pag namatay ka, you've lived the full life. Sinabi mo sa akin, yun ang sinagot mo sa akin. Meaning, lahat in-enjoy mo sa buhay. Yung mga tama, hindi tama, kalokohan, lahat. I know, you can easily break rules and go back. Ganun ke. So, I know you're now resting in peace. I love you. Yung huli kong film na bromance na movie, sinulat yun, ikaw ang inspiration. Ako din ang nagsulat ng lyrics nun. Yung kanta. Mga fans mo. Sa mga nakakakilala po sa akin, ng Mara Clara noon, at yung mga estudyante ko na kinoach ko na ngayon, mga director na, mga acting coaches na, mga successful na sa corporate, mga politicians, mga successful sa careers nila as actors and actresses and singers, I love you all. And treasure the blessings that God gave you. Kasi hindi lahat, maraming naiinggit
may gustong makarating sa posisyon nyo, maabot kayo, or maging kayo, to be you, sabi nga. Treasure it, appreciate it, and sana have a little more or have a lot of patience for the fans and those below you. Kasi sila'y umaangat sa inyo. Sila'y humahanga sa inyo, kaya kayo nandiyan sa taas. I know, minsan nakakapagod, nakakainis, nakakairita. Pagpasensyahan nyo na lang. Kasi, pag hinihingi lang naman minsan nila, yung ngiti nyo eh. Kung i-rewind ang buhay mo, anong gusto mong balikan? Balikan or baguhin? Whatever. Kung may chance lang talaga ako noon, kasi noon po ako, single parent ako, as trying to study and work and raise a daughter. Kung maibabalik ko lang, gusto kong sana makapagtapos ako ng law. O kaya, it's never too late. Medicine. Kasi noon, dream ko talaga maging lawyer. Maging corporate lawyer. Kaso, wala na eh. Yun lang. Pero hindi ako nagre-regret. Kasi, naitindihan ko na, nung time ng buhay ko noon, ang kaya ko lang talaga is, no, to finish my business management, and take my master's degree. Yun lang eh. Pero, kung kakayanin, so sana mag-loan on, or maging doctor. Pero, cosmetic surgeon. Mensahe mo sa mga anak mo, kay Tracy and of course si Sydney. Tracy, wherever you are, God bless you. Sydney, little girl, you're so feisty like my mom. Manang-mana ka sa lola mo. I love you and I know you're a tough, tough girl. Bago kita pasalamatan, Deb, allow me to thank my personal sponsors. Yes. Maraming salamat kina Alvin Fortuna and of course Dennis Coronel Kalental ng Pandan Asian Cafe. Ito po ang aming home studio. Maraming salamat. And of course, thank you so much to Ever Bildera. Hello Glow, Most View from Japan. You the Derm, Nutritech by Josh De La Luna. Maraming salamat. Aficionado by Joel Cruz. Erase Beauty Care. Vanilla Skin at Robinson Magnolia. Mesa Tomas Morato. Richie's Kitchen by Richie Ang. Nessa Sila Salon for my hair and makeup. Gandang Rick Reyes. Chato Sugay Jimenez. Bebot Santos of Coloretti Clothing. And of course, Studio Manila. At kayo mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa TikTok with Aster Amoyo. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo. Beb, just like what I said, in any story, may beginning at may ending. This time, this is just a temporary ending. I know we will meet again. If not here, malay mo. Yes. Sa Canada. Or sa LA. Or sa LA. Dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. God bless us all. Thank you.